mainit na balita ngayon tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumating na sa Czech Republic para sa state visit. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinangging na mamasyal lamang sa ibang bansa. PBBM nalilito na sa anyay pabago-bagong pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pamunuan ang viral resort sa Chocolate Hills ng Bohol, sinabing may business permit sila mula sa lokal na pamahalaan. Dalawa pang Pinoy crew na sugatan sa missile attack ng Houthi rebels nakauwi na. Senator Risa Hontiveros, wala nang nakikitang dahilan para hindi pa rin magpakita sa Senado si Kingdom of Jesus Christ International Leader Apollo Kibuloy. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Webes, March 14, 2024. At una sa mga balitang ngayong tanghali, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magaganap na pagpupulong ng mga matataas na opisyal ng Pilipinas, United States at Japan. Ang trilateral meeting ay sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ang detalya sa ulat ni James Hilario. Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapapatibay ang kooperasyon ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa susunod na linggo. Ayon kay Pangulong Marcos, kung anuman ang pag-uusapan ng tatlong bansa sa Maynila, umaasa siya na ito ay magbibigay daan upang maging formal na ang kasunduan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Well, of course, the intention is to continue to plan to strengthen the cooperation between the three countries, the United States, Japan, and the Philippines. We will perhaps formalize it, but we, at this point, we are still, that's part of the discussion that we will be having, exactly what will be put in any such agreement. Ayon kay PBBM, partikular na maaaring mapaloob sa kasunduan ay ang kasalukuyan ng ginagawa ng tatlong bansa tulad ng mga joint exercises. It is probably just formalizing what we are already doing, which will put a bit more structure to what we will do as in scheduling and interoperability and the actual joint cruises that we are having. Base sa impormasyon, darating sa Pilipinas sa March 18 si U.S. Secretary of State Antony Blinken. Inaasahan din ang pagdating ni Japan Foreign Minister Yuko Kamikawa. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pasyal ng pasyal lamang ito sa ibang bansa. Sa kanyang press briefing sa Germany, ipinakita pa ng Pangulo ang papel na naglalaman ng mga schedule at binigyan diin na hindi siya namamasyal. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? It's my schedule for today. Where's the paseo? Wala. Yung kasama ko dito, kasama ko doon, dito ang big pasyal. Even in the places that I know where I spend a lot of time with, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Bukol naman sa paratang na isinusulong ni PBBM ang charter change dahil sa term extension, sagot ni Pangulong Marcos. Nakukonfuse kasi ako sa TTRRB, bumabi ko papalit-palit eh. So I'll have to examine it further. Read it kasi very quick ko lang narinig ang balita at kanyang mga remarks. So tignan ko muna kung ano ko talagang isinami na para maintindihan ko tayo. Sa gitna ng kritisismo, binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi siya namemersonal. Ayon kay PBBM, alam niyang paghiwalayin ang trabaho at personal na bagay.
Matapos ang tatlong araw na working visit sa Berlin, dumating na sa Czech Republic si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang state visit. 12:43 a.m. oras sa Pilipinas, 5:43 p.m. local time nang dumating ang sinasakyang eroplano ng Pangulo sa Václav Havel International Airport. Makakapulong ng Pangulo sa Prague si Czech Republic President Petre Pavel at iba pang matataas na opisyal ng bansa. Inaasahang malalagdaan dito ang isang labor agreement na magtitiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino worker. Ang estado ng imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC ang kabilang sa natalakay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Chancellor Olaf Scholz. Ayon kay Pangulong Marcos, isa ito sa tinanong ng German Chancellor sa kanya. Binigyang diin ni PBBM ang kwestiyon sa jurisdiction ng ICC. Yes, you know, he brought it up in the lunch. And he just basically asked the status of that investigation into the drug war in the previous administration. And I explained to him our concerns over jurisdiction. Lusot na sa second reading ng Kamara ang Economic Charter Change o Resolution of Both Houses No. 7. Ito ay pagkatapos ng tatlong araw na period of sponsorship, interpellation at amendments. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution, partikular na ang public utilities, education at advertising. Kasunod ito ng tatlong araw na period of sponsorship, interpellation at amendment sa plenaryo ng Kamara. There is a motion to approve Resolution of Both Houses No. 7 on second reading. All those in favor, please say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Resolution of both houses No. 7 is hereby approved on second reading. Bago ito sa pagtalakay sa panukala sa plenaryo, binanggit ng isa sa mga sponsor na oras na pagtibayin ng taong bayan ang panukalang economic amendment sa pamagitan ng isang plebisito. Hindi na ito maaaring questionin sa Korte Suprema. Binigyang diin din na magiging valid amendment ito ng 1987 Constitution. After we approve this, Mr. Speaker, distinguished sponsor, can anyone now question this amendment in the Supreme Court? After it has been ratified by the people? If it is already ratified by the people, there can be no more question. When there is a plurality of the votes in the plebiscite, nobody can question it anymore. Muli namang tiniyak ni Congressman Rodriguez na walang maisisingit na political amendments sa RBH 7 gaya ng term extension. Gayun din ang iba pang probisyon na pinangangambahang mailagay sa economic chacha tulad ng pag-aalis ng restriksyon sa paglalagay ng base militar at nuclear weapons ng Estados Unidos, gayun din ang pagluluwag ng restriksyon sa foreign ownership ng lupain. Very clear that is only economic amendments, 3 provisions, nothing more, nothing less. Thank you, Mr. Speaker. This will be recorded, yung ating pinag-usapan. Kaya kung yes, magbago man yan, Mr. Speaker, meron tayong panghahawakan. We are bound by what we speak and commit here. Oras namang maipasa ng Senado at Kamara ang economic chacha, hindi na ito dadaan sa Bicameral Conference Committee. We now have an identical resolutions. So therefore, I do not see any need for a bicameral conference committee. If you are saying that there is a provision in the Senate about voting separately, the way to do this, to be able to have an understanding, is for us to ratify the RBH6 of the Senate, or for them to approve ours and accept them and ratify them. So there is a way to be able to make our two congresses agree to one particular provision, no need for a conference committee.
Kailangan munang maipasa ang economic cha-cha sa Senado bago maisumite ang resolusyon ng 20 ng Kongreso sa Commission on Elections o COMELEC. Sa pamamagitan naman ng isang plebisito, pagtitibayin o tatanggihan ito ng taong bayan. Samantala, inaasahan namang sa susunod na linggo ay maipapasa na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang resolution of both houses number 7. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ang kampo ng religious group leader na si Apollo Quiboloy na tutugon ito sa inilabas na show cause order ng Senado. Samantala, bukas naman ang isang mambabata sa posibilidad na humiling sa Kamara na padaluhin din si Quiboloy sa Senado sakaling una itong humarap sa mababang kapulungan ng Kongreso. Narito ang report ni Harleen Delgado. Kinumpirma ng abogado ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy na natanggap na nito ang show cause order ng Senado kahapon. Mayroong hanggang Biyernes ng alas 11:10 ng umaga si Quiboloy para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat arestuhin ng Senado. So as the council on record, tatakbo na yung 48 hours. We are deliberating still, no? But definitely we will comply with the show cause order. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizon de Veros, kailangan makapagbigay ng disenteng rason si Quiboloy na may tuturing nakatanggap-tanggap ng mga senador. Pero kung seguridad at kondisyong medikal ang idadahilan ng religious leader, tila tagilid daw ito para sa senadora. Doon sa mga ibang humarap sa Senado na nag-cite ng security concerns, lahat po sila ay naalagaan. Di siya naiiba. Ang medical condition po ay unfortunately isa sa pinakagasgas na ginagamit na dahilan, ginagamit ng mga taong ayaw humarap ng maayos. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestohin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. Nilinaw din ni Senator Hontiveros na hindi pa unahan ang pag-aresto kay Quiboloy ngayong napatawan na rin ito ng contempt ng Kamara sa investigasyon nito sa prangkisa ng SMNI. Sa katunayan, bukas anya siyang hilingin sa mababang kapulungan ng Kongreso na padaluhin din sa Senado ang religious leader. Tinuligsa rin ng senadora ang pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa prayer rally ng mga taga-suporta ni Quiboloy. Gayunman, hindi anya ito makaaapekto sa kanilang investigasyon. Ako, nagtataka, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakaseseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinakabulnerable sa ating lipunan. Sana yung effort nilang dalawa binuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga kasundaluhan natin at Coast Guard laban sa pangbubuli sa China. Bumuwelta rin ito sa naging paratang ng Vice Presidente na nagiging trial by publicity na umano ang investigasyon kay Quiboloy. Wala pong trial by publicity kay Quiboloy. Ang judgment on innocence and guilt niya ay nasa labas ng kamay ng Senado, nasa kamay ng Korte. Plano ng senadora na ituloy sa susunod na linggo ang pagdinig sa oras na mapadalhan na rin ng kopya ng show cause order si Quiboloy sa address nito sa Davao City. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaana ng Commission on Elections o COMELEC na nagkaroon ng tailor fitting o sila ang nag-adjust sa makina ng South Korean firm na Miru na inaasahang gagamitin sa 2025 national and local elections. Narito ang report ni Dante Amento. Walang naganap na tailor fitting o hindi nag-adjust ang Commission on Elections o COMELEC para sumakto ang kanilang Term of Reference o TOR sa specifications ng automated counting machines ng South Korean company na Miro. Ito ang sagot ng COMELEC sa aligasyong tailor-fitted ang kanilang TOR. Ako po magsasabi, Diyos ang aking saksi. Wala pong katotohanan yung mga tailor-fitting na yan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ilang beses nilang binago ang kanilang TOR dahil maraming inputs na isinama dito ang kanilang partner agencies tulad ng NAMFREL at PPCRV.
11 beses po namin ni-revise ang mismong TOR. At alam po yan ang NAMPREL at PPCRB participate at iba pa pong mga organizations. So ibig sabihin, yung pong TOR namin o yung wish list kung anong gusto naming makina ay produkto ng pagsasama-samang kaalaman, hindi lamang ng COMELEC kundi ng mga partners natin. Binigyang din ng COMELEC na walang kapareho ang mga makina ng Miro ngayon sa buong mundo dahil nanggaling mismo sa COMELEC ang requirement ng pag-customize nito. Sa mga issue naman na may glitch o pumali ang mga makina ng Miro sa halalan sa ibang bansa, sagot ng poll body ang nakuha nilang ebidensya ay galing mismo sa mga mapagkakatiwalaang ahensya sa ibang bansa na magpapatunay na maayos ang halalan gamit ang mga makina ng Miro. Ang mga issue o mano ng aberya ay kumakalat lang sa social media na hindi pwedeng basihan ng kanilang Special Bids and Awards Committee sa pag-award ng kontrata sa Miro. Ibig sabihin po natin ay ang COMELEC magtitiwala sa mga nakalagay na sa social media. Eh wala po kami pinagkaiba lang sa basta na lang tayo nagtitiwala na hindi natin na-verify. At least po, pwede namin maituro, may isang UN body na nagsabi na maayos ang eleksyon sa Iraq. Ang mass production ng mga makinang rerentahan ng COMELEC ay magsisimula sa Abril at inaasahang matatapos sa September 2024 bago ang paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakda ang kulungin ng Commission on Elections sa susunod na linggo ang mga political party sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ito ay may kaugnayan sa gaganaping parliamentary elections sa rehiyon. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung inaasahang mapag-uusapan sa pagpupulong ng COMELEC at political parties sa BARM? Magandang tanghali aga. Ngayon ay wala pang inilatag ang Commission on Elections o COMELEC kung anong partikular na mga issue ang pag-uusapan. Pero ang sinabi ng Commission bilang bahagi ng paghahanda para sa May 12, 2025 parliamentary elections dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay pupulungin nga ng COMELEC ang lahat ng political parties sa region sa susunod na linggo. Kasama na rito yung mga kawani ng media at mga election watchdog tulad ng PPCRB. Magkakaroon ng briefing o ipapiliwanag ng COMELEC sa mga partido political ang implementing rules and regulations ng OIRR ng kanilang election code o election sa BARM. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, dapat pagtuunan ng pansin ang unang BARM parliamentary elections kasabay ng 2025 national and local elections. Dapat na alalaman ng lahat kung paano magkakaroon ng halalan dyan sa areyang yan ng Bangsamoro. So yun lang po, para naman yung PPCRB din, kahit paano, mainganyo natin na yung inyong mga pwersa at yung inyong mga pagtuturo ay ma-focus natin dun sa mga kapatid natin sa Bangsamoro. Ayon pa kay Chairman Garcia, ito ay para sa maayos na pagdaraos ng halalan sa lugar para maghalal ng kanilang bago o unang Prime Minister. Ibuboto ito ng kanilang mga legislative representatives. Sa kasalukuyan aga, mayroong 2.5 million na mga rehistradong botante sa BARM. Ngunit inaasahang madadagdagan pa ito dahil nagpapatuloy pa ang voter registration ng COMELEC. Una nang nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga leader ng Bangsamoro na tiyaking ligtas ang parliamentary elections sa kanilang lugar. Yaman ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento. Isang pogo hub sa Tarlac ang sinalakay ng mga otoridad kahapon dahil sa alegasyon ng illegal detention at human trafficking. Mahigit 800 pogo workers ang nasagip na ginagamit umano ng mga operator sa sari-saring estilo ng pag-scam sa lawak ng pasilidad. Aabutin pa umano ng ilang araw bago matapos ang inventaryo ng mga otoridad. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Armado ng search warrant, sinalakay kahapon ng 1:30 ng madaling araw ng mga otoridad sa pangungunan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ang Zun-Yuan Technology Incorporated sa Sitio Pag-asa, Barangay Anupul, Bamban, Tarlac. Paglabag sa Republic Act 10364 o Human Trafficking at Serious Illegal Detention ang inihaing reklamo sa Bulacan Regional Trial Court.
Ayun, may hinahabol kami. Mga tumakas na Chinese. May ilang POGO worker na tinangkap ang tumakas pero inabutan din sila ng mga operatiba sa kalsada. Ayon sa PAOK, nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng isang Vietnamese national na nakatakas sa nasabing pasilidad noong February 28. Isang Malaysian national din ang humingi ng tulong dahil sa hindi ito pinapayagang makalabas. Started with a rescue operation, may humingi ng tulong sa amin yung Vietnam Embassy. And then, nung ma-rescue namin, kinuna namin siya ng statement, and then lumabas na galing siya sa Pogo. And biktima siya ng torture, ng physical injuries, pananakit. So doon na nag-stem yung pagpapail namin, pag-apply namin ng search warrant for human trafficking and serious illegal detention para ma-rescue namin yung ibang biktima na nasa loob ng Pogo Hub. Sa ulat ng PAOK, umabot na sa 875 ang mga suspect victim na nagtatrabaho sa Pogo Hub. Scamming gaya ng crypto scam, love scam ang isa sa nakikitang modus operandi ng Pogo Hub. Sa lawak ng pasilidad, aabutin pa raw ng ilang araw bago matapos ang ginagawang imbentaryo dahil sa dami ng mga gusali. Ayon sa PAOK, tinatayang nasa 10 hektarya ang lawak ng sinalakay na establishmento. Bukod sa mga na-rescue na Pogo worker, may mga nakuha ding baril at mga bala ang mga operatiba. May natukoy na rin sila na maaaring masampahan ng kaso na pawang mga dayuhan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na rin sa Pilipinas gayong umaga ang dalawa pang Filipino seafarer na lubhang nasugatan sa nangyaring missile attack ng Houthi rebels sa isang merchant vessel sa Gulf of Aden kamakailan. Ang detalye alamin natin kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kumusta yung kalagay ng dalawa pang tripulante na dumating kanina? Aga, maayos naman ang kanilang kondisyon, bagamat nagtamo nga ito ng mga major injuries sa kanilang mga katawan. Sakay ng isang chartered medical evacuation flight, dumating kaninang alas 6:45 ng umaga sa bansa ang dalawang Filipino crew ng MV True Confidence. Ito ang dalawang natitirang Filipino crew na nakasurvive sa pag-atake ng mga rebelding Houthi noong March 6 sa barkong sinasakyan nila sa Gulf of Aden. Agad silang sinalubong ng dalawang ambulansya para dalhin sa ospital kung saan ipagpapatuloy ang kanilang gamutan at pagpapagaling. Sa ospital na rin nila muling makakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay na doon sila'y naghahantay. Hindi agad nabigyan ng clearance ng Djibouti Hospital ang dalawa para makauwi sa bansa dahil sa kanilang kondisyon bunsod ng mga injury na natamo nila sa katawan. Aga, ayon sa Department of Migrant Workers, nagkaroon ng fracture sa paa ang isang crew, samantalang nagkaroon ng sunog sa katawan ang isa pa. Nitong Martes ng gabi, matatanda ang nauna nang dumating sa bansa ang 11 Filipino crew na nakasurvive sa pag-atake. Kasama nila ang isang crew na nasugatan na naunang nabigyan ng clearance ng Djibouti Hospital. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Balita. Nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nangunguna ang national ID sa listahan ng mga valid ID na tinatanggap sa mga bangko. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na inatasan na nila ang lahat ng mga bangko at iba pang financial institutions na ilagay sa top list ng acceptable valid ID ang Philippine Identification Card o PhilID, mapa-physical o electronic. Gayunman, dadaan pa rin ito sa authentication ng bangko. Kaugnay nito, nagpalabas na rin ng memorandum ang BSP kung saan nire-require ang mga bangko at financial institutions na mag-display ng listahan ng accepted valid IDs sa premises ng kanilang branches. Ayon sa BSP, bahagi pa rin ito ng implementasyon ng Philippine Identification System o PhilSys. Inasistihan ng Department of Health ang mga naapektuhan ng sunog na sumiklab sa medicine ward ng Philippine General Hospital o PGH kahapon.
Agad na inilikhas ang mga pasyente, lalo na ang mga malapit o apektado ng insidente mula wards 1 hanggang 4 at wala naman umanong nasaktan sa mga ito. Alas 4:30 ng hapon nang ideklarang fire out ang sunog sa ospital. Samantala, naglabas naman ng paunawa sa publiko ang UPPGH at nilinaw na wala silang panawagan para sa donasyon. At lahat ng inisyatibo at programa na humihiling ng donasyon kaugnay sa nangyaring sunog ay hindi opisyal na inorganisa ng ahensya. Inaasahang lalabas na ng ospital ngayong araw si dating First Lady Imelda Marcos. Ayon sa kanyang anak na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bumubuti na ang kalagayan ng kanilang ina. Wala na rin anya itong lagnat at inuubos na lamang ang kanyang antibiotics. Ayon pa sa Pangulo, gusto nang makauwi ng kanilang ina at nagre-reklamo na anya sa pagkain sa ospital. Nais din ito na makapamasyal lalo na't mahirap anya para rito ang walang ginagawa. Umaasa naman ang Pangulo na agad silang magkikita ng kanyang ina sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Nasabat ng Bureau of Customs ang tinatayang nasa mahigit 300 milyong pisong halaga ng illegal na droga na nadiskubre sa loob ng 18 balikbayan boxes sa Port of Manila. Natagpuan ng BOC ang nasa daan-daang packs ng mga marijuana at iba pang produkto na nagtataglay ng cannabis oil. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad sa forwarder at may-ari ng nasabing mga balikbayan boxes kaugnay sa posibleng paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Customs Modernization Act. Tiniyak ngayon ng Department of Agriculture na mayroong sapat na buffer stock ng bigas ang bansa sa gitna ng nararanasang epekto ng El Nino phenomenon. Sa isang panayam, sinabi ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na sa ngayon ay maayos ang buffer stock ng bigas sa bansa at nagsimula na rin anya ang harvest season ngayong Marso na inaasahang tatagal hanggang sa Mayo. Tiniyak naman ng NFA na magpapatuloy ang operasyon ng ahensya sa kabila ng ipinataw na suspensyon sa mahigit 100 tauhan ng ahensya bunsod ng umano'y maanumalyang bentahan ng buffer stock ng NFA rice. Umani ng iba't ibang komento sa social media ang isang resort na itinayo sa sikat na Chocolate Hills na idiniklarang protected area. Pinaiimbestigahan na ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang nasabing resort. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Usap-usapan sa social media kung paano nabigyan ng pahintulot ang pagtatayo ng istruktura sa Chocolate Hills sa Bohol na isang UNESCO World Heritage Site. Ayon sa netizens, hindi makatwiran ang pagtatayo ng resort dito dahil makasisira ito sa kalikasan. Naglabas naman ng pahayag ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na noong nakaraang taon pa nag-issue ang kagawaran ng temporary closure order sa Captain's Peak Resort na itinayo sa Chocolate Hills. Kahapon March 13, ipinag-utos ng DENR sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Bohol na magsagawa ng inspeksyon sa nasabing resort. Ito ay upang masiguro ang pagsunod nito sa temporary closure order na inilabas ng ahensya. Naglabas na din ng pahayag ang Department of Tourism na hindi accredited tourism establishment ang viral resort sa Bohol. Wala rin na nilang pending application for accreditation ang nasabing resort. Si Senator Nancy Binay naman na chairperson ng Senate Committee on Tourism nais pagpaliwanagin ng DENR at lokal na pamahalaan kung paano ito napayagang maitayo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sindigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng pamunuan ang viral resort na nasa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol na alam ng lokal ng pamahalaan ang kanilang operasyon at mayroon silang business permit mula sa LGU noon pang 2019. Ang detalye sa ulat ni Gladys Toabi.
Nagsalita na ang pamunuan ng kontrobersyal na resort na nasa gitna ng Chocolate Hill sa probinsya ng Bohol. Ayon kay Julieta Sabdas, ang manager ng Cap'n Speak Resort, alam ng lokal na pamahalaan ang kanilang operasyon dahil sa kanila mismo sila nakakuha ng business permit. Officially po siya na nakakuha na po kami ng business permit is 2019. Yes, of course. Yung business permit galing po sa LGU po lang. Aniya na sasaktan umano sila sa mga naririnig nila ngayon, lalo't wala naman talaga silang ginawa para sirain ang Chocolate Hills. Parang nasaktan din yung sa mga sinasabi na nila na bakit daw ginipa namin yung Chocolate Hills na hindi naman talaga namin ginawa. O nakita mo naman yun lang na nasa gilid-gilid lang po ng Chocolate Hills namin yung mga structures po. Nasa gitna lang po yung mga structures namin sa Chocolate Hills. Hindi doon sa itaas. Yung bawal po sa DNA, yung nasa itaas po. Ano sa itaas? Sa itaas ng Chocolate Hills. Dagdag ni Sablas, ngayon lang umano nila nabasa ang temporary closure order na ipinadala ng Department of Environment and Natural Resources noong nakaraang taon. Aniya ang pagpapasara ay hindi dahil sa pag-iba ng Chocolate Hills, kundi sa pagkantala ng kanilang Environmental Compliance Certificate o ECC. Ngayon po, nabasa namin na meron po siyang temporary closure po. Ngayon po lang po nabasa na meron na pong in-issue na temporary closure. Kasi yung violation po namin, hindi po sa Chocolate Hills na giniba namin. Ay, hindi. Yung naantala lang po yung aming ECC po, Environmental Compliance Certificate po. Hindi pa lumabas yung in-applyan namin. Nakahanda naman ang pamunuan ng Cap'n Speak Resort na ipakita ang kanilang lugar para maipaalam sa publiko na wala silang nilabag at sinira. Sa bahagi naman ng Provincial Government of Bohol, nagsagawa na umano ng imbestigasyon ang Sangguniang Panlalawigan Committee on Environment at nagsumiti na rin ng kanilang ulat at rekomendasyon ukol sa issue. Gladys Tuwalbi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iimbestigahan sa Senado ang nag-viral na resort sa may paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay Senator Cynthia Villar, chairperson ng Senate Committee on Environment and Natural Resources, maghahain siya ng resolusyon para maimbestigahan ng komite ang issue. Naghahain na rin ng resolusyon si Senator Nancy Binay na chairperson ng Senate Committee on Tourism. Aniya, mahalaga na maprotektahan ng pamosong tanawin mula sa pagpapatayo ng mga ilegal na istruktura sa vicinity nito. Iginiit ng isang mambabatas na hindi dapat pinapayagan ang pagtatayo ng resort na nasa gitna ng pamosong Chocolate Hills. Dagdag pa nito, dapat na gibain ang istruktura dahil nakasisira ito sa likas na ganda ng lugar. Kaugnay nito, kasalukuyan ng nagsasagawa ng investigasyon ang lokal na pamahalaan sa probinsya hinggil sa issue. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, dyan ba sa kamera ay pinaimbestigahan na rin ang kontrobersyal na resort sa gitna ng Chocolate Hills? Ela, ka-anunsyo lang ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, House Inquiry ang kamera kaugnay ng itinayong resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ayon naman kay Bohol 3rd District Representative Alexi Tutor, hindi dapat pinayagang itayo ang Cap'n Speak Resort at dapat i-demolish. Dagdag pa nito, dapat i-restore ang construction site at sagutin ng mga may-ari ng resort ang gastusin. Ayon din sa mambabatas, kailangang sundin ang proseso kaugnay nito, kaya suportado ang hakbang ng Provincial Board Committee on Environment and Natural Resources Protection kaugnay ng ginagawa nitong investigasyon. Idineklarang third Philippine Geological Monument ang Chocolate Hills at pinakadinarayo ito sa probinsya ng Bohol na kinikilalang kauna-unahang Global Geopark ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz.
Naapula na ng mga bumbero ang nasa 7 forest fire sa Bakun Benguet. Base sa assessment ng Bureau of Fire Protection, aabot sa nasa 8 hektarya ng kabundukan sa lugar ang napinsala ng sunog. Mula sa Baguio City, ang detalye ihahatid ni Grace Doctolero live. Grace, maliban sa Bakun Benguet, ano, mayroon pa bang ibang lugar dyan sa Cordillera na mayroon pang forest fire? Aga sa ngayon ay wala nang naitalang forest fire na kasalukuyang inaapula ng Bureau of Fire Protection. Bandang alas 9:30 ng umaga kahapon ay naideklara ang fire out sa forest fire sa Barangay Dalipi at Kumalat sa Sitio Kayapis, Barangay Ampusungan, Bakun Benguet. 8:30 noong Lunes, nakatanggap ng tawag ang Bakun Fire Station kaugnay sa forest fire. Tinatayang aabot sa 8.7 hectares ang nasunog na bahagi ng bundok. Aminado ang Bakun Fire Station na hamon sa kanila ang mataas na lugar kaya hindi kaagad nila naapula ang apoy. Umatras sila sa unang araw dahil sa matinding usok. Gumawa pa ang mga bumbero ng sarili nilang daan kung saan dumaan ang mga fireman para lamang makarating sa lugar. Samantala, 7 forest fire at isang grass fire na ang naitala ng Bakun Fire Station ngayong taon lamang. Kaya paalala nila sa mga residente na huwag silang magsunog ng basta-basta. Ang mga naninigarilyo dapat patayin ang upos ng sigarilyo nila bago itapon. Tiniyak din ng Bakun Fire Station na sapat pa ang kanilang supply ng tubig at lagi silang handa sa anumang uri ng emergency. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, Grace Doctolero. Hindi na sorpresa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging panawagan ni Chinese President Xi Jinping sa Chinese Armed Forces na maghanda sa maaaring military conflicts. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi na ito bago. Ngunit sa kabila nito, iginiit ng Pangulo na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang teritoryo nito. I don't think there's anything new there. That's what they've been doing already. They have defined the 10-dash line and they continue in their view to defend it. For our part, continue to defend what we and the international community has recognized as our maritime territory. Naaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang tatlong scammer na nagpapanggap na umano'y may koneksyon kay First Lady Liza Araneta Marcos. Base sa investigasyon ng pulisya, ginagamit ng mga suspect ang umano'y koneksyon sa First Lady para makapanghuthot ng pera sa kanilang mga biktima. Mula sa Camp Crame, alamin natin ang detalye kay Lea Ilagan live. Lea, paano nabisto ng mga pulis itong mga scammer? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nagpasaklolo sa Criminal Investigation and Detection Group ang complainant na hinihinga ng pera ng mga suspect. Kaya naman, nahuli si alias Isko at dalawang kasama nitong sina alias Joselito at isang marine na si alias Herman sa entrapment operation sa Blue Bay Walk Metropolitan Park Building, Diosdado Macapagal Boulevard, Pasay City. Ayon kay CIDG Director Police Major General Romeo Karamat Jr., ikinasang operasyon base sa reklamo ng biktima laban kay alias Isko na nanghihingi umano ng 5 million pesos kapalit ng proteksyon sa LTO para sa kanyang emission testing at medical business. Nagmanta pa umano si alias Isko na konektado siya sa unang ginang at kung hindi magbabayad ay ipapakansila nito ang lahat ng transaksyon sa negosyo ng biktima. Nakuha sa mga suspect ang baril, magazine at mga bala, LTAP firearm registration at permit to carry firearms outside of residence. Sinampahan na aga ng kaso ang suspect na robbery extortion sa City Prosecutor's Office ng Pasay City. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagbabala ang China sa consequences o magiging epekto kung tuluyang ipatutupad ng Estados Unidos ang pagbabawal ng app na TikTok. Kasunod ito ng pagpasa ng U.S. House of Representatives sa panukalang posibleng tuluyang mag-ban ng TikTok sa Amerika. Kailangan muna itong maipasa sa Senado at pirmahan ni President Joe Biden upang tuluyang maipatupad.
Inaakusahan naman ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin ang Estados Unidos ng pagpigil sa TikTok kahit na walang ebidensyang banta sa National Security and Social Media App. Natagpuan na ang isang pamilyang nawawala sa binahang rehiyon sa Western Australia pagkatapos ng tatlong araw na paghahanap. Linggo, March 10, nang maglakbay ang pamilyang may pitong miyembro sa pamamagitan ng dalawang sasakyan mula kay Gurley Boulder patungong Junjut Jara. Umigting ang pangamba sa kanilang kaligtasan nang maapektuhan ng baha ang rehiyon kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Sumalit natagpuan ang mga ito araw ng Miyerkules, March 13, matapos ipagpatuloy ang paghahanap ng mga otoridad mula sa himpapawid. Isang staff member ang patay at 22 ang nasugatan matapos tamaan sa pag-atake ng Israeli forces ang isang food distribution center sa Rafah, Gaza ayon sa UN Agency for Palestinian Refugees. Ayon kay UNRWA Chief Philippine Lazzarini, naging karaniwan na ang pag-atake sa mga pasilidad nito bilang tahasang pagwawalang bahala sa international humanitarian law. Panawagan ito ang independent inquiry sa mga naturang paglabag. Batay sa Hamas-run Health Ministry, 5 tao ang nasawi sa Israeli airstrike. Ayon naman sa Israeli military, napaslang nito ang isang Hamas commander sa precise strike. Sa pagpapatuloy ng preliminary round ng UNTV Volleyball League Season 2 kahapon March 13 sa Paco Arena, wagi ang rookie team Comelec Suffragettes sa kanilang debut game laban sa DFA Emissaries sa pamamagitan ng 3 straight set. Sa Game 2, nanalo ang SSS Pension Protectors kontra BFP Lady Firefighters. Nakuha ng SSS ang unang 2 set. Pagdating ng 3rd set, bumawi ang BFP, subalit hindi na pinayagan pa ng Protectors na mapunta ang 4th set sa BFP. At sa Game 3, dinomina ng AFP Lady Gunnar ang Judiciary Justice Servers. Hindi na binigyan ng pagkakataon ng Lady Gunnar na makakuha ng 1 set ang Justice Servers. Samantala, abangan naman ang susunod na game schedule sa darating na April 4, 2024, araw ng Webes sa Paco Arena, kung saan magtutuos ang SSS Pension Protectors at Senate Lady Defenders sa Game 1, alas 12 ng tanghali. Susundan ito ng bakbakan ng PNP Lady Patrollers at Comelec Suffragettes alas 2 ng hapon. Habang maghaharap naman ang Judiciary Justice Servers at DFA Emissaries para sa Game 3, alas 4 ng hapon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 1 Tesalonica, Kapitulo 5, Versikulo 18, na nagsasabi, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. At iyan ang mga balita ngaming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.